Welcome back. This month, acclaimed writer Ricky Lee, together with ABS-CBN and Star Cinema, offers aspiring student writers a free intensive scriptwriting workshop for TV and film. Now, here to tell us more about the workshop is the master himself, award-winning scriptwriter Ricky Lee. Good morning, sir. This is going to be free. Yeah. Wow. Free as in walang bayad. Oo nga eh. At may pagkain pa. But it's not going to be easy. To join the workshop. You're still accepting applicants until July 6th, but from what we've been talking about, there's still going to be a screening July 8th to 15th. Why is there going to be a screening? Well, unang-una, pwede silang mag-apply sa internet. Mm-hmm. Magda-download lang sila ng form. Okay. Lahat ng mag-apply, dun actually, mag-apply sa internet. Pag-download ng form. Ang deadline, July 6th. Lahat ng mga nag-apply, nag-submit ng form nila, pipili kami nung i-interviewin sa July 8 and July 15. Mm-hmm. So, pipiliin pa yung i-interviewin. Doon sa pag-submit na application form, wala pa naman submission ng mga trabaho nila? They have to submit, unang-una yung CV nila, okay. Kilimbete, and then sample writing nila, mga 5 pages, mm-hmm. Galing sa stage play or script or short story, maski na ano, basta creative writing, and 5 pages lang. 5 pages. So, okay. Mula doon sa sinabit na sample writing nila, at sa curriculum vitae, and some questions na sasagutin nila doon sa downloadable form. Okay. Mula doon, isesegregate namin yung mga gustong magsulat sa non-narrative, meaning game, talk shows, variety, reality shows. Ah, okay. And then yung gusto sa narrative magsulat. Mm-hmm. So, ang screening will be on July 8 and July 15. Yeah. Okay. Kailan po mag-uumpisa mismo yung workshop? Yung workshop, August hanggang October. Ah, medyo mahaba-haba. Yeah, mahaba. Twice a week, whole day sessions, 10 to 5. Twice a week. Bigyan niyo naman kaming teaser kung anong ituturo sa kanila. Mula basic ba? Kasi some of these people will have experience already. Yeah. Yung iba talagang from zero na may mga ginawa lang na maliliit na gusto sumubok at makasama dito sa workshop. Paano niyo mapapaghalo yung medyo may alam na dun sa may bago pa lang pero may malaking potential? Mas maganda nga yung ganun eh. The mix will be more interesting. Ah, okay. May galing sa history, may galing sa anthropology, may nag-mascom, may graduate, may hindi graduate, may nakapagsulat na, may hindi nakapagsulat. Then, mas maganda yung discussion, yung dynamics ng grupo. Mm-hmm. Rather than kung masyadong homogeneous na pare-pareho lahat. Oo. Doon sa isang ano. So, doesn't matter kung graduate ka o hindi. Doesn't matter kung may writing experience ka na. At ngayon ka lang nagsulat ng 5 pages na isasubmit. Kung maganda naman, then good. Doesn't matter kung 40 years old ka or 20 years old. Lahat naman pwedeng panggalingan ng gustong maging writer. And we were talking about it a while ago. Ang pagkakasabi nyo kanina, the last time you had a workshop, which was in 2003, more than 5,000 applicants applied, from all over the country. So madami pa rin talaga interesadong matutong magsulat. At marami interesadong magsulat. Lalo na sa panahon ngayon, nagsusulat. Bakit? Bakit? Anong meron sa panahon ngayon? This is a writing generation. Wow. Text and text, blog ng blog. Oh, that's right. Pag may napadun na pelikula, maglalabas ng review. Kumbaga na-empower na yung tao ngayon eh. In the past, we would wait for the critics to be the ones to pass judgment. Mm-hmm. But now, no. You watch a film, you write your review, you get feedback on your review, people would start discussing the film. Kasi mas madami ng venue kung saan ka pwedeng magsulat at makapag-interact with everyone. No, na-democratize na. Social media democratized everything. Mm-hmm. Hindi na critic ang may sole authority to pass judgment on the film. Mm-hmm. Anybody can, so long as may nakuha kang insight dun sa pelikula. And so, karamihan ng tao ngayon praktisadong magsulat. Every day, nagsusulat sila. And there are many interesting blogs, reviews na nababasa ko sa internet from people all over the Philippines na hindi naman talaga professional writers. Mm-hmm. Mas mahusay pa nga magsulat kaysa sa professional reviewers sa mga dyaryo eh. So it's a writing generation, it's a writing age. But sir, okay, madaming nagsusulat, pero what makes a good writer, what makes a good script writer? Hindi good ideas. Lahat naman tayo pwede mag-isip ng good ideas. Ang dali-dali makaisip ng ang gaganda at ibang klaseng ideas eh. But para makatayo yung idea na yun, to make the ideas work, maging isang cohesive na story na may effect dun sa nagbabasa, iba yon. To make it work. At yun ang purpose ng workshop. The workshoppers will
most likely come into the workshop with plenty of brilliant, unique ideas. Pero to make those ideas work, yun yung gagawin ng workshop. Oo, madaming dalang naiisip yun. Ay, ang dami-dami. Hundreds. Paano nyo na, from bringing a lot of ideas, yeah. how do you mold someone? How do you tell someone or teach someone how to paano ipagtatahi-tahi yung mga ideas yun para maganda yung labas? Kasi kung ganyang kalaki, kailangan yeah. ang labas ng ganito, pero cohesive, kompleto, at maganda talaga. Well, unang-una, hindi mo siya tinuturoan. Hindi na ituturo yung pagsusulat eh. Pero pwede mo siyang i-guide, pwede mo siyang i-inspire. In the end, pwede mo siyang tulungan na mailabas niya yung nasa loob niya. And then, may mga options siya kung paano niya bibigyan ng organisasyon yung ideas niya. Mm-hmm. He has to make the choice. Mm-hmm. Hindi ko siya pakikialaman sa unique niyang brand ng writing. Mm-hmm. Kasi otherwise, puro clones ang lalabas dun sa workshop. Mm-hmm. So, my job would be to help guide him, inspire him, draw out the best in him, and then help him organize. Mga gano'ng kadaming taong kukunin niyo for the workshop? This time, 150 participants. Okay. Last both for TV and film na yan? TV and film, narrative and non-narrative. Last time, ang hinanap lang namin, 70 participants, puro narrative. Narrative meaning drama, wakasan, teleserye, and so on. And film. So, 70 lang last time. Out of the 5,000. But this time, merong non-narrative, talk, variety, game shows, etc. And the narrative, drama. Mm-hmm. So, all in all, 150 participants. They'll be divided into different batches. Mm-hmm. Take the 25 participants per batch. So, maraming scheduled workshops until next year para maubos lahat yung 150. Doon ba sa mga manunulat? Well, kaya ko tinanong kung 150, syempre, iba-ibang from yeah. different walks of life, yeah. different experiences. Mas lamang ba yung taong mas madaming pinagdaanan sa buhay kumpara sa, halimbawa, college student na graduate pa lang, kumpara sa isang tao na meron ng pamilya, nagkaroon na ng anak, mas madaming pinagdaanan? Not necessarily. Ako as a person, dami kong pinagdaanan. Parang comics yung buhay ko. Right, so it's right, a big right. advantage in a way. Yes, yes. Kumbaga parang may puhunan na ako eh. But not necessarily. I think what's important is what you notice. Pwedeng maraming nangyari sa buhay mo, but you didn't notice anything. You did not feel anything. You did not embrace you didn't learn your anything. Experiences. Mm. Oh, walang pumasok dito, dumaan lang, you kept denying everything that you went through. Mm-hmm. Compared to somebody na bahay-eskwela lang ang karanasan, but he noticed. Mm-hmm. Maski na nakita lang niya mag-boyfriend na nag-aaway sa kalsada, marami siyang nakita. Mm-hmm. May nakita siya dun sa sing-sing ng babae o sa tono ng babae, may nakita siya sa likod, nakita niya na iba yung sinasabi dun ng babae kaysa sa nararamdaman niya, marami siyang nakita. Mas magiging writer ito because he noticed. So it's not the number of experiences you went through, it's how you noticed. It's if you noticed. Mm-hmm. Okay. Mr. Lee, giving us a teaser of what's going to happen in the workshop, we're giving you the time to invite everyone who's interested. So again, merong free intensive scriptwriting workshop for film and TV na ino-offer ang ABS-CBN. Open ito sa lahat. Graduate o hindi graduate, may karanasan o walang karanasan sa pagsusulat. So lang as makapag-submit siya ng 5 pages ng sample writing niya. And this will open doors. Lahat ng mga nag-workshop may posibilidad na ma-employ full-time para magsulat sa mga shows ng ABS-CBN, both non-narrative, talk shows, varieties, and narrative, teleserye, dramas like Malala, and so on and so forth. In 2003, yung mga natanggap namin na nag-apply at nag-workshop, 4 or 5 months yata ang workshop that time, sila, sa kanila nang galing, sila mga nagsulat ng maging sino ka man, lobo, yung mga concept ng lobo, Vietnam Roll, sa kanila nang galing, magkaribal, lahat yun galing dun sa workshop na yun. Yung writer ng Other Woman, si Jay Fernando, galing siya sa workshop na yun. So, napakalaking oportunidad para sa lahat na makapagsulat sa ABS-CBN at sa Star Cinema. Okay, the application forms, the application form can be downloaded from starcinema.com.ph. Just visit the link scriptwriterscaravan.abs-cbn.com and you can download the form there. Sir, thank you very much for joining us. Thank you.
Thank you. Local government officials are said to be in a better position to make calls during emergency situations. Are they? Do you think LGUs are more efficient in suspending classes during calamities? Join our discussion when we return. This is Mornings at ANC.